Pera. Hindi ka ba napasok sa eskwela? Napakalayo kasi, kaya ayaw ko dun. Paano ka matututo kung hindi ka mag-aaral? Sino naman may sabi sa'yong gusto ko? Ano bang pangalan mo? Espiridyon. Pero ang tawag sa akin, Kumino. Mas maganda, di ba? Oo, talaga. Sabihin mo nga, Kumino, hindi ka ba nagkakasakit sa ganitong buhay? Nagkakasakit nung... sa mayayaman lang yung sakit eh. Para sabihin ko sa'yo, nung isang linggo, kala mo, naiwa ako ng bubog. Tinapalang ko lang ng putik. At alam mo ba, yung sugat, gumaling agad. At alam mo ba kung anong ginagawa ko? Ang mahihirap lang naman ang gumagaling sa kahit ano eh. Hindi mo ba alam yun? Oo, alam ko yun. Saan naman kayo kumukuha ng tubig? Doon, sa ilog. Pati nga mga babae nag-iigib. Teka nga, naniniwala ka ba na yung mayamang asawa mo? Makakaya niya to? Sabi kasi ng ilang ko, hindi siya naniniwala. Nagkukunwari lang daw siya, at hindi makakatiis. Sa nakikita ko, mukhang alam na ninyo ang tukol sa amin. Lad, kasi dito, yun ang usap-usapan. Alam mo kung ano? Ang kubong ito'y malayo sa karamihan. Kaya sabihin mo sa kanilang lahat, bawat isa ay para sa kanilang tahanan. Ayos ba? Napakagandang tignan sa'yo. Bueno, ang totoo naman ay kahit ano ay magandang tignan sa'yo. Maganda ang korte ng katawan mo. Sabi mo pupunta kang kasamang gobernador sa kasalan na yun? Pwes masasabi kong may pagmamalaki kanyang makasama sa okasyon na yun. Matagal na ring panahon mula nang ang gobernador ay mabiyudo. Dapat isipin na niyang mag-asawa muli. May sasabihin ako. Kaya mo bang isikreto? Malamang ako na ang magiging susunod na unang ginang ng Valley Encantado. Marimar! Costeñita soy! Con mis abuelo! Salamat. $3,000? For your honeymoon and wishing you all the happiness in your marriage, with all my love, your maid of honor, Belial Dama. Magpapadala ka ba ng regalo sa bride? Oo. Padadalan ko siya ng tsyeke. Sa magkano? O, di yung kaya kong halaga. At hindi ka rin lalabas sa katawa-tawa? Siyempre. Malaking halaga, tama na ba yun? Tama na yun. Mag-i-issue ako ng cheque, padadala ko kasama ng isang card. Sige, gawin mo. $1,000. Para sa mga ganong tao, yung malaki na yun. Ipa-deliver mo yan sa address na ito. Opo, Senyor Gobernador. Justo. Tingin mo ba dapat ako magdamit ng formal para sa simpleng kasalan? Ang gobernador ay laging gobernador. Lalo na nga't makikita ang inyong karangalan at may pagmamalaking bihis na bihis sa kanilang kasal. Tama ka, Husto. Tuloy, bukas yan. Pinatatawag niyo po ako, senyora? Oo, Marco. Gusto ko ipakiusap sa iyo na gumawa ka ng maliit na putikan sa may hardin sa club. Ano po? Isang maliit na putikan. Yung bang tubig at lupa na pinaghalo hanggang maging putik yun. Opo. Opo, senyora. Malaki po ba? No. Hindi naman kalakihan. Kailan niyo po gusto yun? Para ngayon, alas 4 ng hapon. Huwag mong hayaan tumigas, hayaan mong maging putik. Yung medyo matubig, okay? Bueno, sige, titingnan ko muna siya bago ko gamitin yun. Yun lamang, Marco. Opo, Senyor Aldama, yun lang po. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, Arturo, matutuluyan ka rin magpakasal kay Gemma. Sinabi mo, pare ko, ikaw ang tinig ng karanasan. Tapos na masasayang araw mo, pare ko. Mula sa araw na to, magiging seryoso ka na. Si Gemma ay talagang nasilo ako. Tignan natin kung ang nangyaring ito sa akin ay magsisilbing leksyon para sa inyo. Beno, basta magpatuloy silang maging ganun lamang.
Huwag lang ipakita ang kanilang tunay na kulay. Ikaw itong may alam niyan. Nakikipagtalo ko pa dun sa babaeng yun. Hindi ko alam kung hanggang saan matatapos. Siguro sa isang reconciliation. No, sa tingin ko hindi. Naging komplikado ng mga bagay-bagay kahit kay Natalia. Si Natalia ang dapat yung mas importante sa'yo. Isipin mo na lang na ang kapalaran ang kumakatok sa pinto mo. At hindi lang swerte kundi ang pati posisyon at prestihiyo. Ang pagiging manugan ng gobernador ay napakagandang pasaporte. Hindi ko ikinakailayan. Pero sa malas ko naman, iba ang mahal ko. Lunod ka na, pare ko. Bueno, pupunta muna ako sa kwarto ng mama at kapatid ko. Dumating sila kagabi at hindi pa ako nakipag-usap sa kanila. Kailangan ko rin silang daling kay Gemma. Kumusta na lang sa kapatid mo? Galing sa'yo. Pupunta ko sa klinik para dalawin si Rafaelito. Kamusta mo na lang ako kina Angelica at Renato. Sige. Sige, pare. Totoo bang sinabi sa akin ni Marco? Ano sabi sa'yo? Na gusto mo siyang gumawa ng isang putikan sa may hardin. Oo, Brenda. Ganun na nga. Pero naluloka ka na ba? Anong gusto mo? Iniimbitahan kita mamayang hapon ng alas 4 sa may putikang yon. Para ano? Tungkol sa ano to? Maghintay ka na lang mamaya at tiyak na masisihan ka sa iyong masasaksihan. Makikita mo isang parte ng aking paghihiganti. Si Julia ay narito na, senyora. Hindi nyo ba dadalhin ito? No, ayoko ma-insulto si Chuy. Dadalhin ko lang kakailanganin ko. Oh, senyorita. Paano nyo naisip na maniraan sa ganong klase na lugar? Doon ako kailangan magpunta. Pero masaya ba kayo sa pagpunta doon, senyora? No, sa katunayan hindi. Pero doon ako nababagay ngayon. Naiintindi ako, senyora. Dadalawin ko po kayo kung magkakaroon ako ng lakas ng loob na magpunta roon. Dahil talaga nasusuka ako sa lugar na yun. Tulungan mo ako, Perfecta. Opo, senyora. Kumusta lang, kapatid ko? Mabuti naman at dumalaw ka, Sergio. Kumusta si Rafaelito? Mabuti, pero... Tama na yan. Pupunta na kayo sa Mexico para operahan siya. Diyos ko. Pakiramdam ko babagsak ang langit tuwing maririnig ko ang operasyon. Tibay ng loob ang Angelica ang kinakailangan. Tandaan mo na mamayang hapon ay sasamahan mo ako sa club para makita si Marimar. Imposible yata yun. Por favor, tungkol yun sa mga resibo. Pero ngayon mismo sa kasal pa naman ni Arturo. Kailangan tayong pumunta dun, Sergio, bago ang kasal. Wala na bang ibang magagawa? No, wala na. Natatakot ako, Sergio. Takot na takot. May pakiramdam ako may masamang naghihintay. Sana naman ay wala. Kinamumuhian niya ako. May dahilan siya, hindi ba? Oo, meron. Kaya nga labis ako natatakot dahil hindi ko alam kung anong hinanda niya. Matapos niya ipakita sa'yo anak mong marumi, nakayapak at nakadamit na katulad niya noong una mo siya nakilala. Sa tingin ko ay kay Marimar ay dapat lamang na tayo'y mag-ingat. Marimar! Pinita soy! Con mis abuelos! Napakaganda pala ng inobya. Salamat, senyora. Magiging matalik tayo magkaibigan, Gemma. Saan kayo titira? Pansamantala dito muna habang may laro sa Valley Encantado. Pagkatapos, tsaka na pagdidesisyonan. Tingnan mo, Arturo, may dumating na regalo para sa atin. Ito'y galing kay Bella Aldama. $3,000! Ito naman sa anak ng gobernador. Isang cheque para sa $200. Wow. Pati ang gobernador nagpadala sa atin regalo. Talaga? Oo. Tingnan mo. Isang cheque para sa $1,000. Sa lahat ng ito, hindi na masama ang lagay natin sa ating kasal. Salamat, Iha. Salamat at nailagay na rin sa tahimik ang aking anak. Salamat. Magaling. Panatilihin mo lang ng ganyan, Marco. Opo, senyora. Alam mo na, huwag kang alis dito. Kapag tinuyo ng araw, dagdagan mo pa ng tubig at panatilihin mong basa. Opo, senyora. Naglagay ka na rin ba ng cordon para hindi mapuntahan ang parting ito ng hardin? Ang naglagay po si Romualdo, senyora. Ay, perfecto. Pwede bang pakidala na rin dito ang aking aso?
Hello? Ito ba si Senyorita Natalia? Ito na nga. Kung gusto mo makakita ng eksena interesante, magpunta ka sa club ng Valle Encantado sa May Jardin. Ngayong hapon, alas 4 in punto. Siya rito. Kainteresan mong pumunta, Senyorita Natalia? Sinisiguro ko. Pero sino mo na ito? Teka nga, ako Ibinaba? Sino yun? Hindi kilalang boses na nagsasabing kung gusto kong makasaksi na isang interesanteng eksena. Magpunta raw ako ngayong hapon ng alas 4 sa Jardin ng Valle Encantado. Kata-kata ka, di ba? May kinalaman kaya kay Sergio? Malay natin. Mukhang ganun nga, Isabel. Anong plano mong gawin? Pumunta. Kailangan ko makita kung tungkol saan to. Nagustuhan mo ba? Ang mahalaga magkasama tayo. Ngayong gabi matutulog tayong dalawa sa unang pagkakataon. At masayang-masaya ako. May pinagsisisihan ako dahil sa'yo pero kailangan magkaganito. Hindi naman kita sinisisi. Para makaupo ka, meron tayong kama at yung dalawang kahon. Antonieta, kapag nalungkot ka eh, pwede kang bumalik sa asyenda. No, ayos lang ito. Binalaan mo ko pero tinanggap ko. Sige, unti-unti nating ayusin ito pero kung ano man ang meron ako, nagastos ko na rito. Nagtatrabaho naman ako at ito ang pinakamahusay na kubo rito. Oh, napansin ko nga, ang isang ito yari sa pawid at iba't ibang klaseng kahoy. Ito'y para sa akin, Reyna. Chuy, ngayon mo lang sinabi sa akin yung mga yan. Dahil ngayon tinuturing na kitang aking Reyna. Chuy, mahal kita. At hindi ako naniniwala nagdududa ka. Isinusumpa kong gagawin ko ang lahat at isapay. Isapay ano? Alam mo, ayokong lumaki yung mga anak kong katulad ng mga bata rito hindi nagsipag-aral. At mga palaboy. Diyos mio. Magplano tayo para sa kanila. Aba, syempre. Kailangan magpursige tayong dalawa. Kung ganun, hindi ka nagsisisi? No, Chuy, no. Ikinaliligaya ko yun. Siguro hindi ako marunong mag-usap. Pero mahal kita, Antonieta. Magpakilanman. Wala. Sa ngayon, wala ni anong bangko o institusyon na may gusto sa akin lupain. Dahil lakasan la ito at gayon din sa asyende ng mga Santibanez. Papa, sinabi ko na wala na kayo mauutang sa ngalan ng asyenda. Papayag na ako sa kung anumang gustuhin niya para mabigyan niya tayo ng isang taong palugit nang sa gayon ay makabayad tayo sa mga utang para man lang mailigtas ang asyenda. Sa isang taon, marami ang maaaring mangyari. Maaari akong kumita ng pera at unti-unti makabayad. Tutulungan kita, Papa. No, hindi pwede. Asikasuhin mo na lang yung sarili. Siyempre pwede yun. Titingnan natin kung ano ang magagawa. Sa ngayon, huwag muna tayo mag-alala. Pagsikat ng araw sa umaga, natitiya ko. Magbibigay liwanag yun sa buong mundo. Sa kabila ng mga masasamang balak ni Marmar Perez o Belia Aldama. Mag-aalas 4 na. Kailangan na natin pumunta sa club. Mayroon na akong maliit na grupo ng mga empleyado. Naroon sila sa pasilyo. Pero nag-iwan ka ng mga taong mag-aasikaso sa mga miyembro na nasa club? Oo. Meron na akong iniwan. Sa ganitong oras, kukonti lang naman ang mga miyembro. Hindi ko pa rin maintindihan. Ay, hindi na magtatagal, Brenda. Anumang oras si Angelica Renato at ang kanyang anak na si Sergio ay darating na sa loob ng ilang minuto at makakapagiganti na ako kay Angelica. Nakikiusap akong samahan niyo ako. Kapag dumating na ang inimbitahan ko, sisimulan na ang seremonya na natitiyak kong kagigiliwan ninyong lahat. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Nakikiusap akong gawin mo na ng madali dahil may iba pa kaming gagawin. Pagdating ng isang tao, pupunta na tayo sa takdang lugar. Takdang lugar? Kasama ng iba pa. Kailangan ba yon? No, hindi naman kailangan. Pero mas masaya para sa akin kung magkakaroon ng mga saksi at manonood. Kung yan ang gusto mo, pero...